Thank you, Direk. Vice, wanna say hi to everyone? Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga press. Maraming salamat sa support nila rito. Thank you so much. Ngayon pa lang sila support natin. Maraming salamat. Please post your cameras muna. Okay, ha? Kasama na po, kompleto na po ang cast na This Guy's in Love with You, Mare, ang pinakabagong pelikula atin sa atin ng Star Cinema. We're about to start the press conference. We're inviting everyone to please proceed inside the Dolphy Theater. Pasok na po tayo. Labit ma, Mare, na bago na pwede namin dahilan para panoorin ulit. Nang hindi mag-isang beses sa limbawa. Nung ginawa namin manay yung Petrang Kabayo, alam ko naman yun na yun yung unang pelikula ni Vice na bilang bida. At hindi ko siya pre-measured na kailangan yung mga eksena niya ay yung mga ginagawa nila Nora Honor, Vilma Santos, yung ganon. At nagtagumpay kami doon. Nung sumunod yung Private Benjamin, ganun pa din yung hinahalo ko na yung kumbaga, binibigyan ko na siya ng mga eksena ang alam kong yung kaya niya. Pero dito sa pangatlong pagsasama, masasabi kong aktor na aktor si Vice Ganda rito. Wow! Mali, actress na actress si Vice Ganda rito. Yun. Na sinasabi ko nga sa kanya na dati nakatingin ka lang sa eksena mo, pero ngayon nagre-react ka kahit wala sa iyo yung camera. Kaya bibigyan at bibigyan mo. Kumbaga, ito yung pelikula ang relax-relax niya na sa kahit na anong punchline, kahit na anong pagawa mo, mas relax ito. Kaya nasisiguro ko mas marami siyang mapapatawad. Kumusta yung, kasi si Vice comedian talaga, kayong dalawa, more on rom-com ang mga ginagawa niyo before. So, kumusta yung naging working relationship yung tatlo? Saka paka-explain yung detalye ng although nakita namin sa trailer, nung mga role na ginawa niyo dun sa movie. Hindi naman po kami nahirapan magkatrabaho nung first time namin magsama-sama sa mga eksena kasi yung nasa lahat, kasi magkabaybigan na rin kami. Tapos hindi namin first time makatrabaho si Direk, separate projects nakatrabaho na namin. Kaya mag-aalan lang sa set, masaya dahil alam mo mga kaibigan mo yung mga katrabaho mo tsaka gamay mo na rin kahit pa paano. So ayun, wala namang masyadong parang weirdness. Masaya lang. Hindi, ako din naman po si Tony kasi nakasama ko na rin po dalawang serie. Crazy For You tsaka Your Song. Si Direk Wen naman siya ang unang... Pero sa movie ngayon pala kayo? Yes, ngayon pala kami nagkasama sa movie ko. Si Direk Wen siya ang unang-unang nagpa-arte sa akin. Kung saan akala ko mag-host lang ako buong buhay ko, si Direk ang unang-unang nakapag-convince sa akin. Kapanera Kuba pa yun. Kapanera Kuba. Pero parang naging ultimate love team ng buhay ko na tinalo pa si Anne. Si Vice. Kasi sabi nga namin ni Vice, pang limang pelikula na namin to na magkasama. So siguro feeling ko makakasampu pa tayo. John Lloyd Bea nga tayo, di ba? Kailangan naman po tayo sa John Lloyd Bea ang level. Halfway there. Pero yun nga, siguro ang sa aming tatlo rin na siguro na nagugustuhan ni Direk Wen, kahit ano willing namin gawin, basta magpasaya ng audience. So yun ang common denominator namin. Kaya siguro we all get along, especially bilang mga artista. Ayun, ako naman, wala talaga, hindi kami nakaramdam. Ako ah, personally, hindi ako nakaramdam ng stress at hirap sa pagtatrabaho kasama sila. Kasi nga, hindi trabaho, harutan lang kami ng harutan. At saka, itong pelikulang to, ito yung nagpatagpo sa amin ulit ni Tony eh. Kasi matali kami ng kaibigan ni Tony, pero hindi kami nakikita na dahil ang dami niya ginagawa, ang dami ko rin ginagawa. Ito, nagkaroon kami ng dahilan para magkita TTHS. Si Luis naman, masarap pa rin kasama kasi mahilig mo siyang maghubad sa dressing room. Hubad siya ng hubad, kahit sa mga pagkakataon hindi naman na kinakailangan. Kaya masaya rin talaga ang ambiance. So, kasi na ibang love. Kumusta yung, kasi si Vice comedian talaga. Kayong dalawa, more on rom-com ang mga ginagawa niyo before. So,